She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Save time. Perfect ang ating donut. Na-discard lang kayo. Nakakakain kayo. And now we come to the queen final. And it's over. Hello, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Recipe na bilog. O, di ba? Gagawa tayo ng donut. Donut, eat me. Joke. So, let's start. Ito mga ingredients sa ating gagawin na donut, eat me. Donut yun. 4 cups na all-purpose flour. Maraming kong ginawa mga kumare kasi sabi ng mga kapitbahay ko na mga subscribers ko. Ate, anong gagawin mo? Sabi ko, donut. Sige, ate, bigyan mo kami ha. So, dinagdagan ko yung ating mixture. Ginawa kong 4 cups of all-purpose flour. Isang itlog. 1/2 tablespoon na yeast. 1 tablespoon na baking powder. 1/8 cup na malambot na butter. 1 teaspoon na vanilla. Isang swak na powder na 33 grams. Kailangan din natin ng ating pangbudbud. Yung iba'y pangbudbud, yung iba'y pangmixture natin dito. 1/2 cup na white sugar. Saka syempre, kailangan na natin ng tubig. Let's start mga kumare. Yung iba na rin na sinip ko na kanina kasi wala akong paglagyan. 4 cups na all-purpose flour. Diyan, nilagay na rin natin yung ating baking powder. Ayan, nasip na natin yung ating all-purpose flour at saka yung ating baking powder. So, isa-set aside natin muna ito. Ilagay natin ang 1/2 tablespoon na yeast. Then, lagyan natin siya ng tubig na 2 tablespoon na water. Oy, sumubra. 2 tablespoon na water. Ayan. 1 tablespoon na asukal. Then, set aside natin. Balikan natin siya after 10 minutes. Ilagay na natin ang ating itlog sa ating mixture na arena. Habang nagpapaalsa tayo ng ating yeast, ay gawin na natin to. Ilagay na rin natin yung ating gatas na 33 grams or ito yung swak. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo na powder na gatas. Then, ilagay na natin yung ating vanilla. 1 teaspoon na vanilla. So, i-mix muna natin ito. I-mix na natin muna. Habang naghihintay tayo ng activate yung ating yeast. Lagyan natin ng asukal. 2 tablespoon na white sugar kasi lalagyan din natin siya ng asukal mamaya. 2 tablespoon na white sugar. Saka natin siya i-mix-mix. Depende sa inyo kung gaano katamis ang inyong gusto. Ako nilagay ko lang yung kasi lalagyan pa natin siya ng asukal mamaya which is magiging matamis na matamis na matamis. Ilagay na rin natin yung ating butter. 1/8 cup. So by this time, lagyan na natin pa konti-konti ng tubig. Masyadong basain para hindi sumobra yung tubig nyo. So ilagay na natin lahat yung 1 cup. 1 cup na water yung nailagay ko na mga inday. So, nakita nyo naman, activate na yung ating yeast. So, ilagay na natin yung ating yeast. Tapos, saka natin halu-haluin. Ito naman sa butter na ginamit ko, pwede rin kayong gumamit ng star margarine or yung margarine na binibili sa market. Pwede rin yun. Kasi kay pang negosyo recipe nga itong ating ginagawa. So, syempre, tayo naman ano, eh, mahanap ng medyo makakamura, di ba? Bali, ang nagamit nating tubig ay 1 cup and 1/8 cup na water. So, i-mix na natin to. Hindi natin siya masyadong babasain kasi mamasahin pa natin yan. So, this time, gagamit tayo ng kamay at kailangan yung kamay nyo ay malinis. So, kailangan maging makinis yung ating dough. Kaya, banat! Masamasahin nyo lang mga inday. I-fold nyo lang ganyan. Ayan. Tapos fold. So, eto na mga kumare. Hindi na siya dumidikit sa ating lalagyan. Minas ko siya sa 10 to 15 minutes. Ganyan ko siya. Lalagay tayo ng konting mantika. Konting-konting cooking oil lang ang gagamitin natin. Ayan. Tapos saka natin iwan ng
30 minutes. Babalikan natin siya sa 30 minutes. Kung wala kayong cling wrap, okay lang yan. Takpan nyo na lang dyan ng cellophane, okay lang yan. O di kaya tela. So, nakita nyo, nag-expand siya. So, masahin natin. Pudbura natin ng konting arena. Saka natin ilagay yun do. Saka natin masahin. Masad and fold. Grabe ang effort. Saka natin siya putulin. Kaya hindi ko kayang masahin. Pahabain natin siya. Ika-cut natin siya into 8. So, ika-cut natin siya. Kailangan pare-pareho. Fold lang sa ilalim. Fold. 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 Tapos, fold. Tapos, ganyanin. Ayan. Ayan. Tapos, roll. Ayan, na-roll. Ito naman. Medyo paawatin nyo ng konti kasi para pag lumaki siya mamaya, eh, hindi siya na magkadikit-dikit. Tapos, ito naman, hatiin natin into 4 again. By this time, is i-arrange natin to dito. So, nagawa natin kasi sa 2 cups is 8 ng 8, diba? So, nagawa natin is 16. Para alisahin lang natin siya for 15 minutes. Set aside natin ito. Tatakloban natin ng tela. So, ito na mga kumari. Okay na to. So, ang gagawin lang natin. Ayan. Nakita nyo naman na tumubo na siya. Ayos. Kailangan makinis na makinis yung ating likod. Para maganda yung pagkakagawa niya. Tapos nyan, saka nyo siya sundutin. Maging creative na lang tayo mga mamsi. Siguro naman may mga embudo kayo dyan. Sausaw lang natin dito sa arena. Ganyan. Okay na. So, gaganatihin lang natin mga kamamsi ha. Ayan. Tapos, para lumuwag, ganyan ninyo. Tapos, gumamit ako ng wax paper. So, makikita nyo kung bakit ako gumamit. Itong ganito na wax paper. Kung wala kayong ganito, pwede yung dahon ng saging. Gusto nyo na malaki ang butas. Bunutin nyo ulit. Tapos, bunutin nyo ulit. Ayan. So, saka nyo isayaw-sayaw yung inyong embudo. So, nakita nyo. Ganda niya. Nakukuha nung embudo yung ating mixture. Lumalaki yung butas niya. So, isayaw-sayaw nyo lang yan. So, ayan o. Oh. Ayan yung laman niya nasa ilalim. So, kunin nyo yan every time na magsi-circle kayo. So, pagkatapos nyo na maganyan ito, iprito nyo na kaagad. So, buksan natin yung ating stove. Ilagay natin yung ating oil. And by the way, hindi natin isama kanina. Kailangan lutaw yung ating donut. Nilagay ko yung isang lapad na oil. Yan, hintayin lang natin siyang uminit. So, ilagay na natin. Yan. Pahinang apoy lang mga kumamsi. Ayan, medyo pumula na. Saka natin kunin. Galawin na natin. Ayan. The purpose ng paglagay ko nito ay para hindi na magalaw yung ating pinaka-circle ng ating donut. So, huwag nyo itapon kasi pwede pa naman natin itong lagyan. So, ganyan lang. Mahinang-mahinang apoy lamang. Hinaay natin ang apoy. Perfect ang ating donut. Tatanggalin na natin to. Ayan mga mamsi. Ito na mga kamamsi, tapos na yung ating donut. Ito yung tira din natin na asukal kanina hindi natin na-mix. Di ba, 1/2 yung ginamit natin. So, ilalagay natin to dito. Tapos, saka natin ganyanin. Lagay lang natin yan dyan. Maganda mga mamsi, ang lambot niya. Oh. As in, maganda yung pagkakagawa natin. Maganda siya mga kumara. Tama lang yung asukal niya.
Ang sarap niya. Saka malambot siya, hindi siya matigas. Ako sa mga kumakamahapsa. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Madiskarte lang kayo. Makakakain kayo. Diba mga kumare?